Hi Sir Jupiter, avid listener ako ng channel ninyo at gusto ko sana i-share ang nangyari sa akin at sa best friend ko. Tawagin nyo na lang po akong Mel. Taong 2017, namatay ang ex-boyfriend ng best friend ko na si Franz. Ang sabi niya, gusto niya raw dumalo sa libing. Kahit nagkaroon na ng ibang girlfriend ang ex niya, ay gusto pa rin niyang makiramay at makita ang ex-boyfriend niyang si Jake sa huling pagkakataon. Mel, hindi ko man lang siya napasyal ano nagkasakit siya. Nagigilty ako. Hindi ako nakabisita ng buhay pa siya. Hindi mo naman kasalanan yun, Franz. Tsaka wala na tayong magagawa ngayon. He's in a better place naman na ngayon. Hindi ko man lang siya nadalaw kahit isang beses lang, Mel. Sige lang, iiyak mo lang yan. Sasamahan mo naman ako, diba? Oo, sige, sasamahan kita. Tahan na nga, nakakaiyak ka naman eh. Okay na yun. Drive mo ako? Ha? Huh? Saan ba ulit yung libing? Sa may province daw nila. Malapit lang naman yun. Hindi daw aabuti ng 3 hours. Mga 2.5 lang mula dito sa atin. Hindi ako sure, ha? Sige na. Drive mo naman ako. Sige. Drive kita. Kailan tayo pupunta? Bukas dapat. Hapon ng libing eh. Pwede tayong umalis ng lunchtime. Sinong isasama natin? Tayong dalawa na lang. Nakakahiya kasi kapag marami tayo. Medyo malayo kasi yung pupuntahan natin eh. Sige na. In and out lang tayo. Gusto ko lang siya makita one last time. Tapos go na tayo. Sige na. Second hand lang namin nabili ang kotse ko. At hindi pa ako ganoon katagal na nagmamaneho noon. Kaya medyo nag-aalala ako mag-drive ng malayo. Hanggang Mall of Asia pa lang kasi ang pinakamalayong napupuntahan ko from Quezon City. Pero dahil kailangan ako ng best friend ko, pumayag na rin ako. Tinawagan ko na lang ang kuya ko for advice. Siya kasi ang nagturo sa akin magmaneho at marami siyang alam about driving. Check mo muna yung gulong tapos i-check mo yung gasolina mo lagi, ha? Huwag ka rin magpapagabi dahil hindi ka pa sanay. Mahirap mag-drive sa dilim lalo na at hindi mo saulado yung lugar. Thanks, kuya. Ano, gusto mo ba sumama ako? Para sa first time mong medyo malayo, para may kasama kayo marunong. Huwag na, kuya. Ayaw ni Franz kasi ex niya nga yung namatay at nakakahiya naman daw na maraming kasama na pumunta. Eh, kahit doon na lang ako sa sasakyan maghintay. Hindi ako lalabas. Huwag na, kuya. Pagbigyan na natin si Franz. Hindi naman yun madalas humingi ng favor sa akin eh. O sige, saan nga ba ulit yung banda? Hindi pa ako sure. Bukas ko pa malalaman exact address. Basta search mo sa maps mo. Ako ang ginagawa ko para sigurado, ini-screen cap ko yung map para if ever mawala ng signal o data o kung ano man, nakaready yung pic, makikita mo pa rin yung maps. Okay, thanks kuya. Sige, gawin ko yan. O sige, basta charge mo yung phone mo, tapos tawagan mo lang ako kung may mangyaring kakaiba at kung kailangan nyo ng tulong. At basta huwag kayong magpapagabi, ha? In and out lang naman daw kami. At huwag nyo rin kalilimutan magpagpag. Pagpag talaga? Totoo ba talaga yun? Wala lang. Nakasanayan ko lang. Eh, lagi kasing sinasabi nila mama nun eh. O, sige na pala. Thanks. Mas lumakas ang loob ko matapos kong makausap si kuya. Kinaumagahan, naggulat ako dahil sobrang dami pala ang kailangang tapusin sa trabaho. Kaya hindi na ako nag-break nung umaga para makaalis kami ni Franz on time. Isa pa, ayaw kong gabihin sa daan dahil alam kong malayo-layo ang pupuntahan. Mel, natapos mo na ba yung presentation? For next week pa naman yun, diba? Ngayon daw ipipresent yun bago mag-lunch. Ha? Naku, mag-early out ako today ng lunch. Nagpaalam din ako na mag-leave na ako bukas. Pinaalam ko kanina pagdating ko. Okay. Basta tapusin mo muna, ipipresent mo before ka mag-early out mamaya, ha? My God! Talaga naman! Eh sorry, sabi ni Mami. Kakainis talaga ngayon palatambakan ng gagawin. Bala, sige. Rush ko na ngayon.
Abot pa naman yan, kaya yan, ikaw pa. Ay! Siniksik ko ang mga kailangan kong tapusin dahil nagpaalam rin ako sa trabaho na mag-leave the next day. Nagplano kasi kami ni Franz na mag-molling para naman maaliw siya. Parang nakalimutan ko ang mga bilin ni Kuya sa pagkainis ko sa boss namin. Ang naalala ko na lang gawin ay ang pag-screen cap ng images sa mapa. Buwisit talaga yung boss ko na yun. Dahil lang nag-leave ako mabilisan, ginantihan ako dun sa presentation. Wala naman dapat sched for today. Kaya wala siyang love life dahil sa ugali niya. Pero thank you sa pagsama mo sa akin ha. Napag-initan ka pa ng boss mo tuloy. Small stuff. Siyempre, sasamahan kita. Wait, saan nga pala tayo banda? Basta malayo pa tayo. Wala pa tayong 1/4. Patugtog tayo ng music. Pintuhan na lang tayong dalawa. Okay. Sa kalagitnaan ng pagmamaneho, umabot kami sa lugar na mapuno. Nag-alala ko dahil siguradong madaraanan ulit namin yun pag uwi at siguradong madilim na noon. Kaya naman naisip kong hindi talaga kami dapat magpalit umuwi mula sa pupuntahan namin. Press ko dito, no? Oo nga. Ako, pinapangarap ko tumira sa ganitong lugar. Yung mapuno and close to nature. Parang relaxing kasi. Ikaw ba? Okay lang naman. Kaso mukhang madilim dito. Tignan mo, walang kaposte-poste ng ilaw. Okay din naman sa city para mas malapit ang mga bilihan tsaka maraming tao. Ako basta mas gusto ko sa relaxing tulad ng ganitong lugar. Hindi ko na lang pinahalata kay Franz na nag-aalala ako. Sa totoo lang, Sir Jupiter, nakakatakot ang lugar na yun dahil sa mga nagsisilakihang puno at halaman. Hindi sa relaxing para sa akin. Nakarating naman kami ng maayos sa libing, pero nahuli kami ng kaunti dahil nasa huling padasal na bago isara ang kabaong. Matapos noon ay nagpaalam na kami sa pamilya ng namatayan. Good afternoon po. My condolences po. Salamat, Iha. Mga kaklase ba kayo ni Jake dati? Mga co-worker? Old friend po. Hi, Franz. Franz, right? Ay, oo. Naalala mo pa pala. You're Nico, di ba? Yeah. Ma, she's Franz. Ex ni Kuya nung college. Totoo ba yon, Iha? Opo. Halika dito. Halika yung dalawa. May kainan sa bahay. Hindi na lang po. Biyahin na rin po sana kami pabalik. Hindi pwedeng hindi kayo sumama. Tara, sumama na kayo sa bahay. Kumain muna kayo doon at makapagkwentuhan man lang tayo ng konti. Sige po. Sure ba tayo, Mel? Bahala na. Nakakayang tumanggi. Bilisan na lang natin. Ah, Franz, sundan nyo na lang yung sasakyan ko papunta sa bahay. Sure. Alin ba yung sayo? Yung red na pickup. Sir Jupiter, matapos ang kwentuhan, ay palis na sana kami ni Franz. Kaso, nung makilala niya ang bagong girlfriend nung ex niya, ay nag-iyakan sila, kaya napatagal lalo ang usapan. Gustuhin ko mang madaliin si Franz ay hindi ko na ginawa dahil baka masira ko ang moment nila. Alas 10 na ng gabi nang makapagpaalam kaming uuwi na. Basta kung may issue kayo sa daan, tawagan niyo lang ako. Nandito lang ako, kaya mapupuntahan ko kayo agad. Huwag kayo maiya, ha? Paano? We don't have your number. Akin na phone mo. Na-feel ko ang kakaibang galaw ni Nico na malagkit ang tingin sa akin. Smooth pa ang ginawa niya para makuha ang number ko. Add ko rin kayo sa FB, okay lang ba? Sige, okay lang. Thank you sa pagpunta, ha? No problem. Sorry, ginabi na tayo. Okay lang. Nag-leave naman ako for tomorrow. Gagala tayo, diba? Oh, don't worry. Libre ko lahat bukas. Sabi mo yun, ha? Okay ka naman, ha? Oo.
nakapagpaalam na ako sa kanya ng maayos, na-meet ko rin yung GF niya. Mabait din naman. Mukhang compatible din sila, kaya sayang. Naawa rin ako sa kanya. Oo nga eh. Mukhang magkasundo kayo at ang haba ng kwentuhan yung dalawa. Mabait siya, mabait. Mas pretty lang ako, pero mabait din naman siya. Siyempre, mas pretty ka. Kahit nabusog pa ako, sinabi ko kay Franz na mag-snack muna kami sa nadaanan naming fast food chain. Naalala ko kasi ang sinabi ni Kuya at wala namang mawawala kung kuminto muna kami saglit. Talaga? Naniniwala ka pala sa mga pamahiin? Hindi naman talaga, pero pinaalala kasi ni Kuya kagabi yung tungkol dun sa pagbag. Sa bagay, wala naman ngang mawawala kung susundin ang pamahiin. Hindi naman sila nagawa without a reason, diba? Might as well do it. Dumaan kami sa lugar na mapuno at dito ko pa talaga na-realize na konti na lang ang gas namin. Pagas tayo? Sige, ako na bahala. Saan ba? Pacheck na lang kung saan may malapit. Sige, check ko. Hina ng data. Basta stop na lang tayo sa unang makita nating gas station. Habang naghihintay akong makakita ng gas station, nakaramdam ako ng kilabot sa daan. Sa paningin ko ay diretso lang naman ang daan, pero ang takbo namin ay parang may nadadaanan kaming humps na hindi ko nakikita. Dahil doon, mas mabagal patuloy akong magpatakbo. Panay bounce ng sasakyan kahit walang humps. Dinadaan ko na lang sa pagkukwento kay Franz na walang napapansing kakaibang nangyayari. Ayun o, gas station. Buti na lang dahil nasi CR na rin naman ako. Ipa-full tank mo na ha, akong bahala. Sige. Sir Jupiter, yung gas station na yun, parang isa sa mga gas station na hindi kilala ang pangalan. Hindi ko na rin maalala kung ano ba ang pangalan noon at kung saan ba banda. Bumaba kami para mag-CR habang naglalagay ng gas ang gasoline boy. Wala siyang uniform, nakasando lang, mukhang 40 years old na siya or something. At hindi naman sa pagiging judgmental, Sir Jupiter. Pero mukha siyang nakakatakot dahil sa mga tattoo niya. Hiningi namin sa kanya ang susi ng CR to relieve ourselves. Dito ko rin napansin na wala masyadong kataming establishments ang gas station at nag-iisa lang siya sa middle of nowhere. Bilisan mo mag-CR at susunod ako agad. Parang creepy dito eh. Sige, dito ka lang pala malapit sa pintuan. Tinatakot mo ko eh. Kuya, kuya! Ito na po yung susi. Bayaran ko na rin po dito yung gas. Kuya? Kuya, tapos na po kami mag-CR. Saan ka? Nakatayo kami sa counter ng maliit na convenience store ng gas station na walang pangalan. Sobrang konti lang ng paninda at halos walang mabili dito, kundi tubig at soft drinks. Nagulat na lamang kami nang lumabas ang gas boy mula sa likuran namin at nilock ang store. Bakit niyo po sinara? Nandito pa po kami. Dalawa lang po kayo, di ba? Wala na kayong kasamang iba? Opo. Huwag po muna kayong lumabas. Ano balak niyong gawin? Palabasin niyo na po kami. Hindi, dito muna kayo. Kuya, wag. Palabasin niyo na kami, please. Ibibigay ko po wallet ko sa inyo, please. Sobrang takot ko noon, Sir Jupiter. Believe lang din ako kay Franz. Dahil kahit obvious na takot siya, inaharangan niya ako at siya ang humarap sa gas boy. Hindi ko kayo aanuhin. May matatawagan ba kayong kakilala niyo? Bakit po? Eh, pagkatapos ko kasing lagyan ng gasolina yung sasakyan nyo, may nakita akong lalaki sa backseat ng sasakyan nyo. Pa-hold up pero kung ano eh. Dito muna tayo sa loob, hanggat hindi tayo nakakasigurado. Tawagan ko si Kuya? Malayo pa siya. Siniko na lang. Sobrang higpit ng hawak namin ni Franz sa isa't isa. Hindi namin alam kung totoo ba ang sinasabi ng gas boy o baka naman may masama siyang balak sa amin. Pareho pa naman kaming babae. Tumayo kaming magkahawak sa tabi ng case ng mga soft drinks na walang laman
para kung may gawin siyang hindi maganda, ay ihahampas namin sa kanya ang mga bote. Hello? Hello, Nico? Oo, si Franz to. Need namin ng help, please. Hindi pa kami sobra nakakalayo. Puntahan mo kami, please. Sorry, hindi ko alam eh. Basta, hindi siya major gas station. Makikita mo naman yung car ni Mel. Please, hurry. Yeah, thank you. Thank you. Natatakot kaming lumapit sa gas boy na panay ang sulyap sa labas ng store para tingnan ang sasakyan. Natatakot kami dahil hindi namin talaga alam kung ano ba ang kakatakutan namin. May multo ba sa sasakyan? Carnapper? Holdapper? O si Kuya Gas Boy ba ay isang kidnapper? Dumating si Nico ng mabilis. Halos paliparin daw niya ang sasakyan niya para mapuntahan kami. Kasama rin niya ang mga pinsan niya at dalawang sasakyan sila. Nakita ko talaga. May balbas pa nga yung nakasakay sa likuran eh. Eh mukhang hindi nila kasama kaya nagalangan talaga ako. Kaya sinabi ko sa loob muna sila. Ganun ba? Naiwan mo ba nakabukas yung pintuan mo, Mel? Hindi ako sure eh. Tiningnan ng mga pinsan nila Nico ang sasakyan at naiwan ko talagang nakabukas. Nag-alok pa silang tumawag ng pulis pero tumanggi na kami. Nagdasal na lang kami at nagpasalamat kay Nico at kay Kuya Gas Boy na mabait naman pala na tinulungan lang talaga kami. Kahit pinilit kami ni Nico, hindi na kami nagpa-convoy. Salamat sa Diyos at nakabalik naman kami ng Manila nang wala ng aberya. Bes, kung gusto mo, doon muna tayo sa bahay. Good idea. Sorry, muntikan pang may mangyaring hindi maganda sa atin dahil sinama kita. Huwag mong isipin yun. Imagine kung mag-isa ka lang bumiyahe, tapos wala kang kasama, mas nangyari yung ganyan. Parang ginutom lang ako. Daan muna tayo sa drive-thru. Sir Jupiter, ang pinaka nakakatakot lang sa experience namin ay hindi talaga namin alam kung ano ang kakatakutan namin. Kung multo ba yun o tao. Mabuti naman ay hindi na ulit na ulit ang ganoong experience namin. Nakapag-drive na rin po ako ng mas malayong lugar kasama si kuya ko at nawawala na rin ang fear ko na mag-drive sa malayo. Mag-ingat lang po tayo sa mga pinupuntahan nating lugar, lalo na kung hindi pamilyar sa atin. Magandang gabi, Sir Jupiter. Ako po si Yas. Una sa lahat, nais kong iparating na willing-willing ako sa boses mo. Salamat po. At syempre, sa mga kwento nyo. Kaya nga naisip ko ring ibahagi ang sarili kong karanasan. Grade 6 ako noong mangyari sa akin ang kababalaghan na medyo kengkoy. Noong namatay ang lola ko sa father's side, ay umuwi kami sa San Juan, La Union. Lahat kaming kamag-anakan ay kumpleto, kaya family reunion na rin siya. Habang nasa Burol, ay marami akong narinig na mga kwento tungkol kay lola. Alam niyo ba, si lola niyo mahilig mangiliti ng paa sa gabi? Kahit nung may asawa at siyam na anak na siya, hindi na wala ang hilig niya na yun. Talaga po! Kinilitin niya rin po ang paa niyo? Oo naman! Gagapang si lola niyo na parang ninja. At palihim na mangingiliti ng paang makukursunadahan niya. Sino pong madalas niya kinukursunada? Kahit sinong maisip niya, pilya kasi ang lola niyo. Aakalain ang kiniliti niya may multo na nangingiliti ng paa. Pero siya lang pala yun. Nakakatakot naman po yun. Nakakatawa kaya. Kung ako, ganun din ang gagawin ko. Mangingiliti rin ako para akalain nilang may multo. Mukhang kay lola mo yata ikaw nagmana, yes. Baka nga po. Eh paano kung nangingiliti na pala sa paa mo, ano? Ipis? Ay, ayoko nun. Ayoko ng ipis. Nakakatakot yun. Sige, kumain muna kayo at magkukwento ulit ako mamaya. Ano pong ikukwento nyo? Nakakatakot ulit? Hindi.
Iba naman para hindi kayo matakot. Mga masayang kwento naman tungkol sa lola ninyo. Ha? Mas gusto ko po yan. Ay, ako po. Mas gusto ko sana yung nakakatakot kasi matapang ako. Paano ka naging matapang? Eh, takot ka nga sa ipis. Di naman ako takot sa multo gaya mo. Tama na yan. Kumain muna kayo para may energy kayo magtalo ulit mamaya. Matapos ang libing ni Lola, ay bumalik na kami sa Quezon City. Agad rin nawaglit sa isipan ko ang mga kwento tungkol kay Lola dahil naging abala ako sa paghahardin sa likod ng bahay namin. Isang gabi, handa na akong matulog at nakakumot na. Tanda kong 1 a.m. na yun ng madaling araw nang makaramdam ako ng kung ano sa bandang paanan ko. Nagulat ako. Akala ko daga. Sumulyap ako sandali pero wala akong makita dahil sa sobrang dilim sa kwarto. Pumikit akong muli at tinakpan na lang ang mukha ko dahil baka madali pa ang mata ko. Umalis ka dito! Huwag ka dito! Maya-maya, ayan na naman. Parang tumatakbo parito't paroon sa paa ko. Pero teka, parang iba na ito. Bakit masyadong madiin na? Parang hindi na daga ito. Mistulang daliri na ang humahawak sa paa ko. Doon ko naalala ang kwento tungkol kay Lola at yung gawain niyang mangiliti ng paa sa gabi. Hindi ko magawang dumilat sa takot na paano kung makita ko si Lola sa paanan ko. Pero patuloy pa rin ang tila mga daliring dumadampi sa paa ko at nasisigurado kong hindi daga yun kundi si Lola na minumulto ako. Gabutil na ang pawis ko sa takot. Kabadong kabado dahil unang beses kong makaranas ng ganito at si Lola pa nakamamatay lang. Grade 6 pa lang ako noon kaya talagang hindi na ako nakatakbo sa takot. Sa halip ay nagtalukbong na lang ako ng kumot. Ngunit hindi pa roon natapos ang lahat nang may pilit na humihila ng kumot ko kaya nakipaghilahan na rin ako. Sir Jupiter, yung takot ko na yun ay nasundan ng pag-aasar. Sinubukan kong sumigaw para humingi ng saklolo sa mga ate ko sa kabilang silid. Pero parang walang boses na lumalabas sa bibig ko. Alam kong malakas ang boses ko at buong buo. Kaya nagtataka ako. Marahil sa kaba ay nagkaganoon. Nasa ganoong sitwasyon ako nang maisip kong hayaan ko na lang kayang mahablot ang kumot para makita kung multo ba ni Lola yun. Ilang sandali pa ay di ko na malayang nakatulog na pala ako. Pagmulat ko ay maliwanag na, kaya matapang na akong silipin kung naroon pa yung kung anong humihila ng kumot ko. Pero wala na. Payapa at tahimik lang. Ate, minulto ko ni Lola kagabi. Ay naku, Yas. Yang ka na naman sa mga imagination mo. Hindi, ate. Totoo talaga. Kapareho ng kinuwento sa province nung pumunta tayo sa labing ni Lola. Sino nagkwento? Si tita mo? Palabiro yun. Baka kinuwento lang para matakot ka. Pa, pati ikaw hindi maniniwala sa akin. Totoo yung sinasabi ko. At nakipaghaltakan pa ng kumot si Kiliting Lady sa akin kagabi. Kiliting Lady? Yes, pa. Nangingiliti daw nun si Lola. Mahilig siya mangiliti ng paa sa gabi. Kinikiliti ka pala eh. Bakit hindi ka nalang tumawa? Totoo ang sinasabi ni tita at nangyari sa akin. Parang ninja pa nga daw si Lola kapag nangingiliti eh. Baka ninjang daga lang yun. Dumarami na naman ang mga daga dito sa atin eh. Ah, huwag ka mag-alala. Bibili ako ng panlason sa daga mamaya. Han, bilihin mo yung malakas na panlason. Ninjang daga yan at mahirap patayin. Kailangan mabili mo yung kayang makapatay ng ninja. Wait lang. Text ko si Sasuke.
Para ipaghiganti ka sa ninjang daga na yan. Nakakainis kayo. Ayaw niyo maniwala sa akin. Tinatawanan niyo pa ako. Sana kilitiin din ang paa niyo mamayang gabi. Please, Lola. Sila naman mamaya at wag na ako, please. As expected, dahil grade 6 lang ako, pinagtawanan nila at hindi sila naniwala sa akin. Pero alam ko talaga na totoo yun. Hanggang sa ngayon, di ko pa rin ito malilimutan. Sigurado ako na hindi lang panaginip yun. Lola ko ba yun? Baka hindi. Ang alam ko, isang evil spirit ang mga nananakot sa mga taong matatakutin. Madami pa akong alam na mga kwento ng kababalaghan na masishare ko sa tamang panahon. Thank you, Kuya Jupiter, and God bless you all.